Ma'am si Pops, ano yung, ito yung unang tanong namin. Okay. Ano yung first impression mo kay Ma'am si Jules? Sorry na, natatawa na. parang ako na yung may birthday. yung first impression mo pala. Actually, syempre si Jolina, she started as a young star. So hindi ko pa siya nami-meet, no. Nakikita-kita ko lang siya sa TV, sa studio. Finally, I got a chance to meet her when we started doing ASAP. Yun talaga yon. First day I remembered. I don't know if you remember. Sabi niya, isa si Jolina na unang lumapit sa akin amongst the baguettes. Ayan. Kasi, kapal ng face ko. Hindi. Kasi friendly po talaga siya ever since. She's very friendly. She's very approachable. Hindi siya nahihiya. So, ang unang nilapit niya sa akin, "Hello, Tita Pops." Nakatingin ako sa kanya. Sabi ko, "Tita Pops, anong tawag mo kay Ate V?" "Ate V." Si Ate Guy, Ate Guy. "Ate Pops na rin ako." Since, ano yan, every time meron kaming show, parati silang nasa dressing room namin, si Jolina, nakikichika yan. So, alam mo yon, yung talagang sobra-sobra, iba yung, I'm sure maganda rin ang bonding nila ngayon. Kaya lang, kami, syempre iba, kasi kukonti pa lang kami noon eh. And we really all grew up together. And hindi ko talaga ma-imagine hanggang ngayon, syempre. Nakikita ko na lang sila sa sila, si Jolina, sa kanyang mga post, sa kanyang social media. Tung nakikita ko siya with her kids, sabi ko, I cannot believe may anak na si Jolina. Kasi ano siya, di ba, yung baby, and with her, syempre, super known siya sa kanyang mga outfits. Really, such a trendsetter. Yes. But one thing I can say, hindi siya nagbago. Totoo yan. Diba, very loyal ako sa height ko. Hindi ako talaga magbabago. This is it. Ganun. Jolina is Jolina. Jolina is Jolina. Icon Jolina. Icon talaga. Oh. Thank you, Ate Pipoy. Thank happy you. Ka? Super. Kasi ang dami rin namin talagang memories ni Ate Pipoy. At saka masashare ko lang na marami rin akong natutunan kay Ate Pipoy. Hindi lang sa forma, kundi hindi rin sa mga posing, sa picture, kundi kung paano rin dito sa industry. Nakita ko rin yung pagiging professional sa kanila ako. Ayan. Natuto. At saka nakita ko na pag-perform, perform talaga. Pag walang ano, performance level, go. Kahit ano pang nararamdaman mo. Kahit ano pa yung lugar, kahit ano pa. Pag work, work. Ma'am si Jules, paano mo talaga na-appreciate si Ma'am si Pops nung nagsasama kayo dun sa ASAP? Ako yung ano eh, bukod pa dun sa talagang paglagi kami nakikita pag Sunday, yung Boracay natin, ate. Kasi parang yun yung first time na nagulto ko, pinayagan ako ng tatay ko na actually, out of town na. Ikaw lang. Ako lang. Ah. Malaya, oh, at saka hindi ko alam na ganun pala sa Boracay, ate, na magbabangka, tapos naklaks ako eh. Tapos may mga bangka-bangka. Binuhat ako nung mga nagbabangka. Hindi ba ganun yun, ting? Experience. So, ang kasama natin noon, mga walang kasama pinayagan. So, na-proud ako. Sabi ko, uy, their parents trust me. Trust naman ako. Yes! Oo naman. Ikaw, si Jolene, si Roselle. Si Carol. Si Carol. Nikki, ayan. So kami yon. Pero so, sobrang na-appreciate mo siya sa pag-invite doon, yes, ng si Jolene. Kasi parang hindi ko akalain, totoo ba to? Parang kasama namin si Miss Pops Fernandez sa ganito. Tapos nagkukwento ng love life. Ay, hindi, sorry, ng love life. Nang ano, nagkukwento ng mga hinaing, mga ganon. Ay, ang sarap, ang sarap. Hindi ko ma-imagine. Tapos parang, hindi ko talaga... So alam nyo na ako anong stage sa buhay ko. Hindi ko talaga ma-imagine. Tapos, mula na nun talagang yung pictures na yun, hindi na yun nawala, ate, sa tabi ng, yung sa desk ko na nandun lang lahat ng mga pictures na, kasi very ano siya talaga, treasured memory. It was really, para kaming nakawala sa hawla lahat yun. Sobra.